Samantala, may impormasyon na raw ang National Bureau of Investigation kung sino ang posibleng nagkalat sa internet ng kontrobersyal na video ni Chito Miranda at kanyang kasintahan. Purisigido ang bokalista ng bandang parokya ni Edgar na mahulit mapanagot ang nag-upload ng video. Nakatutok si John Consulta. Dagsa ang nanood sa concert ng parokya ni Edgar sa Ormoc City sa Leyte nitong Biyernes. Sa pagtaya ng PNP, nasa 7,000 fans ang nanood ng concert. Tila hindi dumaraan sa pagsubok ang mga awit matapos kumalat ang sex video nila ng kasintahang si Neri Naig. Sa lahat ng hindi nang iwan sa ere, maraming salamat po. Kanina, balik muli sa tanggapan ng NBI ang lead singer ng parokya. Dalawang araw nang nasa ahensya si Miranda para magpatulong kaugnay ng kumalat na kontrobersyal na video nang mapasok daw ang kanilang tahanan at manakaw ang external hard drive ng kanyang computer. Porsigito raw siyang panagutin kung sino man ang nag-upload sa internet at nagpakalat ng kanilang video. Ipinakita pa niya sa GMA News ang kanyang tattoo sa kaliwang braso kung saan nakasulat ang mga katagang relax, okay lang yan, na nagpapala lang dapat tuloy lang ang laban. Ano yung pinaka-mensahe? Huh? Itong sinulat mo? Wala, it's anti, my favorite tattoo. Anti-stress lang. Okay. Pero para sa'yo, parang gaano ka halaga yan sa mga panahon ito? It's alcohol. Hindi na sa panahon ito. Get your cell phone. Relevant naman siya. So relax lang talaga. Steady lang, sir. Steady lang. Kanina, isinumite na niya ang kanyang dalawang pahinang affidavit sa NBI na makakatulong daw sa investigasyon ng ahensya. Sa ngayon, may lead na raw ang NBI kung sino ang maaari nag-upload ng video, pero patuloy daw ang pangangalap nila ng impormasyon para matukoy ang nasa likod ng krimen. May mga possible leads. May mga binigay sa mga personalities that we're looking into. The division is pursuing these leads para ma-identify who get the videos and who uploaded the videos. Aminadong NBI na dahil suspendido pang anti-cybercrime law, limitado ang mga maaari nilang gawin. Pero pasok pa rin ang ginawang pag-upload sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act kung saan papanagutin ang lahat ng mga mag-upload sa internet o magpapakalat ng video. The Anti-Voyeurism Act has a stiff penalty. It's a penalty of 3 years to 7 years imprisonment plus a penalty. Once you upload it, then NBI will be going after you, will be looking for your identity and filing the necessary charges. Well, it's good. For us, ano yan, magandang bagay yun kasi at least mapapunish yung mga kailangan mapunish. This is very personal. Hopefully, mahuli yung sino nag-upload. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.